Yun na lang, tay. Ha? Yun na lang. Kasi mas malaki ang ano nito. Malambot yan pag naluluto. Malambot ba yan naluluto? Huwag mo lang masyadong tingin. Pwede. Ito na lang dito. Ikaw, tay. Ikaw magbili. Ito. Ayan. Bigyan mo lang sa tayo dito sa ano? 7 kilo. Gawin na lang ating 10 kilo, tay. Kasi wala kang pasalubong sa asawa mo at anak mo. Bigyan na lang kita 10 kilo. Tatay. Oh, sige. Mayroon na siyang pasalubong sa asawa niya. Finally, si tatay dumating na rin. At ang tuwa nga siya. Kasi hindi niya akalain, mga bay. Sa totoo lang, no? Ilang araw ka naglakad, tay? Mula ang siyam. Siyam na araw siya naglakad mula sa Bulacan hanggang sa Bicol. At sakay lang siya ng ano? Ng jeep, outrack, taglit lang din. At lakad na naman, walang kain. Oh, sige na, tay. Sige, okay lang. Ingat sa biyahe. Tuwang-tuwa. Mga bay, magandang tanghali po sa inyo lahat. Ah, umaga pa pala ngayon. Ngayon, dito na po tayo sa loob ng barko. Dito tayo sa GT Express Shipping Lines, mga bay. At hindi ko nakuhaan kanina pag atras ko dito kasi medyo, yun na, bukod sa masikip. Dahil nga, oversize yung ano natin, karga natin. Wala rin maghawak sa camera, mga bay. At dito, kita nyo kung sa kanan, dikit-dikit talaga yan dyan. At dito rin sa kanan, dikit talaga. Pero sa wala ng Panginoon, hindi tayo nahirapan. Hindi tayo nahirapan puminay ang dalawa na yan. Ayan, targit-targit na lang talaga ang labanan. Kumbaga, wala kang ibang masasight dito, kundi yung trailer mo na lang kung ano yung magiging sitwasyon sa trailer mo. Yung gilid ng trailer mo, yun ang pinaka-sight mo. Kalkulahin mo na lang din yung lapad ng karga mo. Both side, kung hindi tatamaan yung magkabilaang nakaka-pisto dito sa kaliwat kanan natin. So, yan ngayon. May paatras naman na tanker. At hindi ko alam kung saan ang biyahe itong mga to. Pero ito, sa Ormoc ang biyahe na itong mga bay. At tawag dito, itong tracking na to, dito kami dati kumukuha ng mga pangarga. Nung isa yung utik pa ako. Dito kami kumukuha dati ng pangarga. So, Ormoc ito, mga bay. Nakakahaul ako dito. Nakakahaul ako sa ano nila. Dati. Ano, sa Burunggan pa. At ito, may isang patras na tanker. Dito, pag nag-loading sa barko, medyo kunting ingat lang talaga, mga bay. Mas okay na yung targetang atras. Huwag ka lang sa gilid. Atas, oversize yung karga mo, lalong-lalo na yung trailer mo kung oversized din, napakalapad, mahirap itansya yun. No? Mahirap itansya pag may makarga kang oversized doon na pangarga, tapos pangalawa, yung lubid mo ay napakalapad. Mahirap talaga itansya. Uy! Akala ko tatamaan. Dikit mga bay, di ba? Meron kaming pasayro, tatay, no? Pinasabay na lang namin dahil naawa naman ako. Dahil mula pa daw sa Bulacan to hanggang makarating din sa Matnog. Eh, naglalakad lang si tatay kung saan-saan lang siya sasakay. Okay na kung may magpapasakay sa kanya. Pag wala naman magpapasakay, wala rin. No? Talagang pinipilit niya na makarating dito sa Matnog para lang makauwi sa kanila. Nasa Kataraman itong mga bay. So, pabor naman. Pasakayin ko siya hanggang Kataraman. At tay, ilang tao ka na nga, tay?
59 as tatay. Ngayon nga lang, nagtrabaho siya sa Manila mga bay, hindi nga lang maganda ang kinalabasan sa trabaho niya doon dahil nga, alam niyo na, tayong mga mahirap, lalo tayong inaapi, di ba? Katulad nung nakaraan, nasa tawag nito, sa Batangas naman, ang ngay tatay, halos the same lang sila ng problema. Yung sa Batangas, hindi siya sinahuran sa may-ari ng pinasukan niya. Furniture din yun siya. Pagkat furniture, tagagawa siya. Ano siya dun? Parang, hindi ko alam kung panday ba siya dun sa ano na yun. So, hindi siya sinahuran ng ilang buwan. Umuwi siya sa ng Nasugbo. Mula from Makiling, Batangas, to Nasugbo. Nasugbo, nilalakad niya mga bay. Pero dito pa lang sa Malbar na nakita niya, nakita ko siya na doon sa tindahan, sabi kiri, nanghihingi ng tinapay. Nanghihingi siya ng tinapay. Una yun ang totoo mga bay, nanghihingi siya ng tinapay. So hindi na pagbigyan sa may-ari. O hindi ko alam kung may-ari ba yun o tindiro lang din yung nagbantay. Kasi kung may-ari yun, considered na yun. Talagang pag nga ganyang tao, ganyang mga kababayan natin na kapwa natin mahirap na nanghihingi ng makakain. Ako ayaw kong tanggihan. Ever since talaga hindi ako nagtatanggi ng ganyan mga bay. Kahit na ako ay wala na, kakainin ko na lang, ibibigay ko na lang talaga. Kasi yung mga yan, tawag nito, no choice na sila. Hindi katulad sa atin na mayroon pa tayong choice. Diba? Kaya pinaisna ko muna siya. Tinanong ko kung nakakain na ba. Pinaisna ko. Tapos nung kinausap ko siya, kung saan ang uwi niya, doon pala sa Nasugbo. So, binigyan ko ng pira pang pamasahe kasi nung panahon na yun, yun lang din ang pira ko, no? So, bahala na siya doon kung binudol niya ako, no? Diyos na lang ang bahala sa kanya kung binudol niya ako. Basta ako, kung ano man yung nakikita ko sa kanya, na nakikita ko kasi nandun na yung gutom, kuya, pagod niya sa kalalakan, makauwi lang na Nasugbo kasi nagtatanong siya na tawag nito na tawag yan, mayroon bang masakyan na truck papunta sa kanila. So, kaya binigyan ko na lang ng pira, no? Pamasahe. Bahala na si God doon. So ito naman si tatay, iba ang kwento ni kay tatay. So, ang kwento naman ni tatay ay regarding naman doon sa pinasukan niya din. Maliit yung sweldo, no? Maliit yung sweldo ni tatay, 350 ang araw. At sa hindi din kunting hindi pagkakaunawaan ng pinsan niya, kaya din siya umuwi ng probinsya. At ito, wala din siyang kapisong-pisong dala. Kawawa rin si tatay. Ayan ah, swerte siya, nandito sa amin na padpad. Baho ng ano ah. Paulahin natin to. Baka mamaya tatawaan yan. Vlogger rin yata itong ano to, driver nito. Shoutout sa driver ng Fruart. Dito na tayo sa Allen mga bay. Papaunahin yan kasi baka mamaya tatamaan sa bleed. Hirap siya makalabas. Uy, tamaan, tatamaan. Dikit kasi itong mga bay, grabe. Nako, tumama na yung mirror niya sa ano, kanan o kaliwa. Ayan. Ingat-ingat lang dyan sa ano. Malapad kasi yung karga natin mga bay. Saya? Uy, huwag na kagad yung ano? Baka mamaya eh. Ito yung idol natin, no? Ito yung idol natin. Okay. Sa pangabay, magandang hapon po sa inyo lahat. Ngayong oras na to, nandito na tayo sa Pubon, Samar.
Ito tayo sa Pubon Northern Samar. So, mamili lang kami ng ano, ulam. Tsaka, si tatay na rin. Bilhan ko na rin si tatay ng mauwi niya sa pamilya niya. Kasi, simula daw, pagdating niya ng Manila, isang business lang daw siya nakapadala ng pira. Tapos ngayon, wala namang pira. Bilhan na lang natin mga bay. Tara. Pubon Central Terminal. Ay, puta, yung wallet ko, apart. Pakukuha, apart. Yung wallet ko. Ha? Bubon. Bubon. Alam mo ba dito, tay? Shout out ka, tay. Shout out ka sa mga, sa pamilya mo. Ma. Aba daw. Aba, parating na ako dyan. O, oh, malapit ka nang makarating dun sa ano, sa lugar nyo. Ilang oras tayo mula dyan sa Kataraman? May mga isang oras pa. Sobra. Sobra isang oras. Isang oras at kalate. Ganyan. Nandun ka na. So, wag lang maabala dun sa parang kwan, terminal. Terminal. Hihintay pa dun ng kailangan puno ang sasakyan. Bibili lang kami dito ng, bibili lang tayo ng ulam dito. Tapos diretso na kami dun sa, diretso na tayo dun sa Kataraman para mapasakay ka namin. Ngayon kung abutan pa sa oras, okay pa sa oras yung ano, kain muna tayo bago ka umuwi. Ako hindi, wag na kain, wag na. Busog na ako lang. Talaga ha, busog ka na. Yung kinapay. Hindi tay. Yun na lang ano. Tay, bibili muna kami ng isla mga bahay dito. Tatay na naman bilhan natin. Tay, tay, namili tayo dito tay. Ito sa helikod tay. Palingki ng Bubon mga bay. Ngayon bilhan natin si tatay ng bigas pang pasalubong doon sa ano niya. Ayan tay. Ayan ba? Ito bigas. Ayan. Ayan. Tao po. Meron kayong bigas na nakasako na maliit na sako lang? Ta 5 kilos? 5 kilo. Wala kayong ganyan? Kilo. Oo, dapat yung sana, tag 5 kilo sa na sana. Sa Kataraman mayroon. Doon na lang tayo bibili. Kaso lang, makarating kayo sa sentro ng bayan. Yun nga lang, hindi na kami pwede dito darating. Oo. Eh ngayon, may sako, may sako ba kayo dito? May sako kayo na malaggan sa ano? Bigas? Sako? Oo, kasi baka... Meron. Yan, malinis man yan, di ba? Oo. Ito ang bilhin natin, tay. Ikaw, pili ka, tay. Anong gusto mong bigas, tay? Ha? Oh, yan. Yan, ski 54. Bigyan mo ako ng ano dyan, 5 kilo. Oo. Yun na lang, tay. Ha? Yun na lang. Kasi mas malaki ang ano nito. Baka malambot yan pag naluluto. Malambot ba yan naluluto? Huwag mo lang masyadong damyan. Babe. Dito na lang dito. Ikaw tay, ikaw magbili. Ito. Ayan. Bigyan mo lang sa tay dito sa ano? 7 kilo. 7 kilo? Mm. Adobo. 1 kilo ba yan? Magkano ba buti ng 7 kilo niyan? Wait lang ha. Gawin na lang natin 10 kilo tay. Kasi wala kang pasalubong sa asawa mo at anak mo. Bigyan na lang kita 10 kilo. Ngayon, parang maliit na yata 10 kilo ngayon, boy. 10 kilo na ba talaga to? Ikaw, tay. Kilo na yan. Ulitin mo pagtimbang. Ala, tay, nagbago. Dumawi. Joke lang. Sige, okay na. Tapos, ano ba bang ano, tay? Mga
Wala pa lang mabibinta ditong kuan. Mga dilata kape. Ito na lang. Gusto mong kape? Okay, mamili ka. Mamili ka tayo. 1,000 to nakabudget para sa'yo. Ito na lang. Ayan. Isang ano? Oh, sige, yan. Isang ano na yan. Huwag na yan. Tama na yan. Yan. Magkano ba yan? Tapos, wala palang mga dilata dito. Dapat may mga noodles kahit pa paano. Doon lang sa katamban, makapamili doon. Mm-hmm. Kasi ang inano ko tay, hindi tayo makapasok, hindi kami makapasok doon sa loob. Oo. Dito lang sa bypass. Kaya gusto ko sana bilhan kita doon pa lang sana sa ano. Yun nga lang. Sa akin, kape na yun. Kano lahat? 607. Para may pasalubong kani. Oh, kasi ilang buwan ka doon sa Manila? Ilang buwan ka sa Manila? Mali na, maglilima. Oh, tapos wala ka na padalang pira doon sa asawa mo? Ay, isang bisik lang. Ngayon, kahit pa paano, mayroon ka nang madala doon. Kawawa tayo, naglalakad mula Manila hanggang Bicol, naglakad. Makauwi lang dito, sa Rawis. Kasi hindi maganda yung napasukan niyang trabaho doon. Ano ang apelido mo, tay? Sherbo Galupo. Sherbo Galupo. Wala, hindi maganda yung pinsan ko. Yung pinsan niya kasi ang... Nagay mo si Dere Maupay nga. Hindi pa punta ko pa ngayon sa ano. Oo. Nakwito ako si Dere. Ito mag-anak ko. Sana tumira ka lang sa iba. Oo, yun na. Kung yun, kumagalak malang na. Nadi dyan na 1,000, di ba? Oh, sama mo na lang bigas da. Pag ano, 1 kilo. Naranasan ko tuloy kulungan na hindi pa ako nakakatandaan ko nito. Hindi pa ako nakulong. Binigyan niyo ng ano, bigas. Oo, ngayon. Salamat sa tayo mga bay, nakaswildo tayo sa YouTube. Maliit lang naman naswildo natin sa YouTube, pero siyempre kailangan nating mamahagi kahit pa paano. Channel? Jojo Tracker, madalas kami dito. Madalas kami dito, ano. So, may panali ko, Toy. Panali. Nakasildo ko sa YouTube te, kaya itigyan ko rin. Ah, okay. O, diba? Kung wala akong, kung hindi akong vlogger, siguro, iwan ko lang. Kung magka, nagwa-vlog kasi ako. Kuya. Kung hindi ako vlogger, mga bay, wala rin akong pangbigay ni tatay, diba? Eh, wala naman tayong sasahurin sa YouTube. Wala talagang ano, walang dilata. No choice, kundi yun lang talaga may bigay ko ni tatay. Tatay. Thank you. Ano pa mo? Ay. Oh, sige. Mayroon na siyang pasalubong sa asawa niya. Opo. Doon na kami sa katarungan maghiwalay nito. Sige. Sige po, te. Ay, tay. Hindi ka na, ano, tay. Hindi ka nawalan. Kahit pa paano. Kahit ganun pa man nangyari sa'yo. Nagkakaroon ka rin kahit pa paano. Kaso lang, wala tayong ano dyan. Wala tayong mga dilata. Mansaan na dilata. Kasi napag-isipan ko kanina, 1,000 ang igagahin ko ni tatay. 1,000 para nakaswildo ko sa YouTube. Magkano lang naman? 5,000 lang. Malit yung sahod ko ngayon. So itong sobra mga bay sa 1,000 na para kay tatay. Kasi 1,000 ang ibibigay ko sa kanya. At binigyan ko na yan kahapon mga bay ng cash. Buksan mo na. Alis ka. May panganay kong anak mga bay. Lagay mo dito. Okay, dyan lang. Pumunta ka na ito, dyan na lang. Malapit na. Oo.
Ngayon, magluto kami tay. Doon na lang sa ano tawag nito sa bypass. Kung makahintay ka, kain muna tayo. Kaso lang baka mamaya gabihin ka na pag ano. Uwi. Papasok pa ko sa buwan. Bundok. Sa bundok? Sa tiraya. Ang tawagin. Ay malayo ka pa talaga. Mga ano pa, may mga 10 kilometro. Galing dyan sa highway, papunta sa ano? Sa highway, sa sakit. Pupuan pa ko sa papuntang bundok. Ngayon, gabihin ako. Sus! Napakadelikado po naman. Oo, kaya kailangan natin mag, ano ngayon, madali para baka ano ka na kaagad. Delikado pa naman. Sige lang. Malapit na tayo sa ano, tay? Katarman. Kaya itong gabi, hindi na ako naglalakad-lakad doon. Doon? Yun nga lang eh, talagang karoon ang buhay. Ako, maski kabisado ko sila, naiwas na lang yun. Ang masakit, ako yung nakakiting na naman. Ayoko na. Matanda na ako, anong gagawin? Naranasan ko na yung mga, yung tsuhin ko, pinatay. Yung mga pinsan ko, pinatay. Grabe ano, no? Hindi ano pala gagawin ko? Hindi pala talaga ang pinagdaanan mo tay. So ngayon, meron ka pa tayong ano, 300 plus. Kaya ako, mauwi na lang. Iwas na lang ako. Tama nga naman tay, tama nga naman. Ngayon mga bay, dandahan na tayo dito sa kabaan ng Bubon. At doon na namin sa Katarman yan lutuin para sa tatay. Maka ano, makasakay papuntang saan ka nga tay? San Roque. San Roque, Eh, akit pa pala siya ng bundok mga bay. Matupa ako. Oo. Tawagin siya ako, tupad. Tukad. So, distansya na lang dito mga bay ang ano, Katarman. Ilang kilometro na lang Katarman na mga bay. Malapit na lang dito siguro, may 18 kilometers Katarman na. Or 7 kilometers. Mga gamit mo tay? Ano mo muna sa labas, kuya? Tulukan mo muna sa tatay. Dala-dala na talaga lahat ng ano ni tatay. Up! Dito natin pasakayan si tatay mga bay. Yan, may pinila natin ng 10 kilong bigas at kape kasi kailangan niyang kape doon sa bundok tuwing umaga. At pasensya na kayo mga bay, yan lang talaga na abot ng tawag nyo, yan talaga ang kaya na bigay ko kay tatay. Dito muna tay, dito muna. Ayan. Diba? Aba. So anong masasabi mo nang dito ka na sa lugar mo? Wala mo bigas. Maraming salamat. Tulong mo sa akin. Tuwang-tuwa ka na ngayon dahil meron ka ng may bigas ka, naka-uwi ka na. Binigay mo sa akin. Oh, diba? Shout out muna. Sabihin mo, salamat mga bay. Salamat mga bay diyan. Oh, kasi nang dahil sa kanila tay, mayroon ka ngayon. Kasi kung hindi sila manonood sa video na to, sa mga video ko, wala akong mabigay sa iyo. So ngayon mga bay, ito na tatay. Tuwang-tuwa si tatay. May bigas na. At siyempre tay, itong cash na ibibigay ko sa iyo. Pamasahin mo na lang to ha. Oh, ayan. Tapos anuhan na lang kita ng resale dito. Ayan, may bigas na si tatay. Baka makabili pa po tuyo. Tuyo, makahabol ka pa ng pangbili ng tuyo. Pagbili ng tuyo. So, atay? Oh, dito kami magsasaing. Finally, si tatay dumating na rin. At, tuwang-tuwa nga siya. Kasi, hindi niya akalain mga bay. Sa totoo lang, no? Ilang araw ka naglakad, tay? Wala. Ang siyam. Siyam na araw siya naglakad mula sa Bulacan hanggang sa Bicol. Sakay lang siya ng ano, ng jeep, outrack, saglit lang din. Tapos lakad na naman, walang kain. Pero timing siya dahil doon kami nagpapagawa ng ano, aircon sa Sursugod. Nabutan niya kami doon at doon siya nakiusap na pwede ba siyang sumabay dahil nga dito sa uwi, Katarman.
So, ayan, timing na timing. Kaya na tayo. Ano na lang. Ingat na lang ha. Ingat ka na lang, ingat ka lang. Ito may tricycle. Ay, hindi kayo ning tuantay. Private naman din. Mag-igib ka nga anak ng ano, tubig. Tubig? Sige, sige. Kuya, terminal! Tama, tulungan niya! Oh, sige na, tay. Sige, okay lang. Ingat sa biyahe. Tonto, as tatay. Sige tay, kita-kita tayo sunod. Sige. Ayun na mga bay. Ando na si tatay. Mayroon naman tayong isang natulungan mga bay. Pasisahan nyo na, yun lang talagang abot sa pulsa ko na may tulong ko kay tatay. No, isang libo lang na inano ko sa kanya, binadid ko sa kanya. Pero kahapon binigyan ko siya ng gas kahapon kasi akala ko hindi makakasakay sa akin mga bay. So kahapon nga mga bay, binigyan ko din siya ng gas kahapon kasi akala ko naman na tawag nito na hindi siya makakasakay sa akin. Pero kakumboy ko yung mga kasama ko kahapon, yung mga tropa ko kahapon, no? Pagdating nga lang sa Matnog, ako yung una nakakasakay. Sila nandun pa sa Matnog. So natransfer siya dito. O ngayon, ito na, dahil nga naawa din ako sa kay tatay, isipin mo, 5 buwan siya dun sa Maynila, may isang bisis lang siya nagkapadala, tapos yung ginagawa niya talaga ay nakulong siya mga bay. 4 araw din siya nakulong dahil yung pinsan niya na dun siya tumira, hindi niya alam na may bisyo pala, nasama siya, no? Yung sa edad ni tatay, maniwala ako na hindi yung nagbibisyo. Sabi nga niya, hindi pa ako nakikita ng ganyan simula sa pagkabata ko hanggang tumatanda na lang ako ngayon. Hindi pa ako nakakatikim ng kulungan. Kung kailan daw siya tumanda, saka pa siya nakatikim ng kulungan. At yung mga bisyo na yan, hindi pa daw siya nakakita. So, dahil nga magkasama sila sa pinsan niya, dun sa isang bahay, na dampot siya. Nasali siya, mabuti na lang at pinalaya siya sa mga pulis dahil at totoo talaga sinasabi niya na wala siyang kinalaman talaga, wala siyang kalam-alam dahil magkakaiba ang trabaho nila ng pinsan niya. Pinsan niya nasa construction ng trabaho, siya naman ngayon ay barnising, sa taga-barnis ng ano, ng mga kahoy doon sa Bulacan. So mula sa Bulacan hanggang Maynila mga bay, nilalakad niya lang. Pagdating niya ng Maynila, ang tanong-tanong naman daw siya kung saan siya makasakay, no, na papuntang dito naman sa Alabang, no, na dapat sana mang-hits na lang siya kasi may pira pa daw siya yung 150. So pinamasahin niya sa bus at mabuti na lang daw may tawag nito pagdating sa Alabang, may nagkukusang loob na pinasakay siya mag-asawa. No, pero hindi din kalayuan ang tinakbo mga bay. So kung hanggang saan lang yung sinasakyan niya, bababa siya doon, lalakad na naman siya. At ayun, sa paglalakbay ni tatay, nandun na yung pagod, walang tulog, walang kain na maayos, kawawa siya, no? So ayan, hindi ko akalain na ganito mangyayari ngayon. Kaya ginahinan ko siya, kumbaga pinag-anuhan ko siya ng ano bang tawag sa Tagalog, yung tinabihan pala. Pinaglaanan ko siya ng 1,000 for bigas, tapos yung sobra, kung ano man yung mabili niya. Diba? So, more than 1,000 ang nabigay ko kay tatay mga bay. No, hindi ko na pagpanggitin kung magkano yung sobra. So, yan. Sana tay, maging maayos ka na dyan sa inyo. Huwag ka lang bumalik dito sa Manila dahil yung sa edad mo, hindi nakarapat-dapat dito sa Manila yan. Alam mo naman sa Manila, talagang patay ang trabaho. Kung isang kahig, isang tuka ka dito sa Manila, mga bay. Kung hindi ka kakahig, wala kang tuka ngayon.
So, kailangan mong kumayod pag nasa Maynila ka. Kaya kung ibang iba sa probinsya, kahit sabihin natin na walang pira na maano natin, wala tayong pira agad na makukuha, pero at least mga bay, nasa probinsya tayo. Mangudlot na lang tayo ng mga gulay dyan, ayos na tayo, di ba? Gulay, kamuting kahoy, busog na tayo. Sa Maynila, hindi tayo ganun. Kamuting kahoy, lahat doon, mabibilhin. So, yan, hanggang dito na lang mga bay. Salamat nga pala sa sumabay-bay sa vlog ko at sana supportaran niyo po ulit yung vlog ko sa mga old ko na mga followers. Hanggang sa new ko na followers mga bay, salamat sa inyong suporta at tiwala. Please subscribe and comment, like and share mga bay. Kung hindi pa po nakapag-subscribe dyan, click to subscribe button and notification bell button para update kayo sa mga video ko. At siyempre, itong biyahe natin mga bay, pasensya na kayo at hindi masyadong detalyado nga. Wala tayong action video dito sa while driving tayo, no? Kasi nga, hindi tayo, wala tayong GoPro na ginagamit. Puro cellphone lang. So hanggang dito na lang. Maraming salamat. Keep on watching.